habang busy sina Doc Oyi, tuloy pa rin ang aking relaxation, sinubukan ko ang kanilang whole body acupuncture. Front and back. Okay. Na nakatutulong gamutin ang iba't ibang sakit at problema sa kalusugan. Gamit ang acupuncture needles na itinuturok nila sa katawan. How's your eyes? Very weak. Okay, I treatment your eyes also, okay? Okay. Okay, lie down here. Wait. Yes. When you say treatment, you don't put... Yes, I don't put. Don't worry. Okay. Mula ulo hanggang paa, nilagyan ng karayom ng acupuncturist na si Mr. Kim ang iba't ibang acupuncture points ng aking katawan. Your heart is normal, okay? But your lungs is weak, okay? Yes. That in harmony. Yes. Matapos ang halos kalahating oras, marami natatakot magpa-acupuncture kasi maraming takot sa needles. Pero actually, wala siyang kasakit-sakit. Meron lang konting tingling sensation lang. Pero hindi mo mararamdaman yung sakit at all. Okay, ma'am. Checking all. I can already stretch and dance. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Pagkatapos ng acupuncture, sinubukan ko naman ang kanilang foot massage. Isa sa best way para syempre makapagpa-relax, di ba? Lalo na sa paglakad-lakad natin around this more than 2 hectares of property. Ang syempre ang pagpapamasahe. Lalong-lalo na sa napakapagod nating mga paa. Yan. So I'm having my foot massage here. And of course, kailangan. Medyo matutulog-tulog lang tayong konti. So I'll see you later. The art of doing nothing is proactively and intentionally achieving a state of relaxation. No, para ma-activate mo yung isang bahagi na tinatawag na parasympathetic nervous system. No? So kasi pag tayo ay stress, yung isang bahagi ng autonomic nervous system, yung sympathetic nervous system, pag masyado natin ito na-activate at hindi natin in-activate yung counterpart niya, yung parasympathetic nervous system, magdudulot ito ng maraming biological changes or effects sa katawan natin. Isa na dyan, maaari nito maapektuhan ang balanse ng ating hormones. Maaari nito maapektuhan yung balanse ng mga neurotransmitters. At syempre, what a way to end the day with a hearty and healthy meal mula mismo sa garden ni Miss Sonia. Ako, finally, yes. Doc. Yes. Yan, ito yung mga in-harvest ko ngayong araw. Ha. Thank Kita you, naman. Ha. So, itikman natin ngayon. Mm-hmm. So, mga sariwang gulay yan, galing pa yan dun sa garden mismo. Pero sinasabi ko nga parate, di ba, hindi lang naman natin kailangan isipin na kailangan pumunta ka pa sa malayong lugar na tulad dito para makapag-relax, di ba? We can do it at home. Ito pwede itong lahat dito ng ingredients itong salad dito. Pwede mong itanim kung meron kang maliit na lupa or kung meron kang kahit paso. Oo. No, pwede. Itanim mo lang, pabayaan mo lang dyan, babalik yan sa'yo. Di ba? So, God has already provided correct. Us with everything. Kaya tayo na lang ang gagawa at mag-harvest. Mga kapuso, kain po tayo!